welcome. Dito sa Rizan Taro. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective of your energy at this time. Nine of Swords. Ace of Swords. Nag-overthink ka. Yung isip ka ng isip. Napapaisip ka ng malalim. Ayun, no? Na yung hindi ka matigil kakaisip, yung parang may gusto kang mawarian, may gusto ka sigurong malaman, pero clear naman yung isipan mo and walang blockage. You're intellectual, logical, para kang agila na clear yung vision mo, clear yung sight mo, clear yung mind mo, kung ano yung target mo, ano yung nakikita mo, mga ganun, no? Clear yung path mo, walang blockage sa simulan mo, mag-succeed ka, victory is yours, magtatagumpay ka sa simulan mo. Ayun, no? Malalagpasan mo lahat ng mga pagsubok kasi may mga bundok dito, eh. Para ka nang agilan na nakakalipad, may pakpak mo. Na hindi mo na kailangan umakyat pa sa bundok, kundi iliparin mo na lang yung kaya mong abutin yung clouds ngayon, di ba? Ganun yung kayang abutin ng agila. Na kahit sa taas pa ng clouds, malilipad ng agila, eh, di ba? And, ano pa energy mo ngayon? Ten of Swords in reverse. Nakarecover ka na sa painful experiences mo, nawala na yung mga nakatusok na mga arrows or swords galing sa ibang tao, mga gawa ng betrayal, siro mga palipadhangin yan, gawa ng mga witchcraft or gawa ng mga kaaway or gawa ng pwede ng person mo nasaktan ka, no? Or, kasi patraidor to, eh. Gawa ng mga traidor ng tao. Ganon, nasaktan ka na meron silang siguro pwede ding evil eye, no? Or psychic attack or kung ano man, natanggal na yan, gawa ng psychic attack o kung ano man ang gawa ng patraidor. Ayan. And we have here the Ace of Pentacles. You're starting a new beginning in your life na na-attract mo na yung stability, opportunities, good opportunities to, maybe abundance, money, kung relationship to, yung simulan mo, yung makakasama mo na sa buhay, yung magsasama na talaga kayo, yung mag-purchase na kayo ng house and lot, and then magsama kayong dalawa. Ganon. Ano pa? Ang about sa'yo. Baka may dapat na malaman about sa'yo. Empathetic ka, kind-hearted, pero courageous ka with the color blue here. Pagdating sa mga taong mahal mo, courageous ka, malakas ang loob mo, siguro na naprotektahan sila, na ipagtanggol sila, mga ganun ba. And maawain ka, and mapagmahal. Yun. And pure yung heart mo. I think, ha? Pure yung heart mo. And soft-hearted ka. Ano pa? Sensitive. Madali kang mag-emotional. Maaring madali kang masaktan. And, ano yung darating sa'yo? Kung may nakatadhana sa'yo na person, sino yung nakatadhanang person for you? Oh my gosh, this is someone strong. Strong, guys. Oh my gosh. Full of strength. My inner strength, my inner stillness. You're meant to be together. See? Divinely guided. Itong connection nyo kasi mayroong infinite symbol. And you will build a strong bond. Pero strong tong person na to. Para majestic yung personality. And
hindi pa siya nakaka-message sa'yo ngayon kasi may gumugulo sa isipan niya. Hindi pa siya, parang nag-hold back siya ng makipag-communicate sa'yo kung kilala ka na niya. Kung kilala ka na niya, hindi pa siya nakapag-message sa'yo or nag-hold back pa siya na kontakin kasi nga may pumipigil sa kanya, may nagahan sa isipan niya, may gumugulo sa isip niya. Malamang, demonyo, ano pa ba? Demonyo? Hindi, espiritu itong nagahan sa isipan niya, espiritu. Tingnan natin. Ito yung nauna. Hindi. Ano itong nagahan sa isipan niya? Fallen angel? Hindi. Ano yan? Konsyensya niya, yung nagahan sa isipan niya? Hindi. Ano to? Psychic attack? Hindi. Fixation ng iba? Fixation? Ay, hindi. Ill-wishings ng ibang tao? Curses ng ibang tao? Curses? Yung nagahan sa isipan niya? Curses ng ibang tao. Curse. Kahit yung sa isip lang ng ibang tao ba, napak-curse ba? Kasi iba-iba yung curse. Meron akong paritual, di ba? Yung witchcraft na. Yan naman, curse lang yan siguro na yung parang sana ganito ganyan, no? hindi kayo magkatuluyan, mainis ka sa person mo, gano'n. Mga gano'n ba? Yung sa isip lang ng tao ba? Na, ayan, na parang minamanipula yung isip niya na gusto nilang kontrolin yung isip ng person mo na to. Kilala ba nila tong person mo? Nang kakursin sa person mo, kilala ba nila yan? Kung sino yan siya? Tingnan natin, ha? Kilala nila na ex mo. Pero kilala nila kung sino yan na person. Yung, kilala ba nila kung sino na person, kung ano yung pangalan ng ex mo na yan? Kilala nila nang kakurs sa person mo? Kilala ba? Walang juto. Kilala ba ng nagka-curse o ng mga nagka-curse? Madami ba nagka-curse dyan sa person mo na yan? Hindi. Madami ba nagka-curse sa'yo? Baka napiktuan na madami sa'yo ang nagka-curse, ang mga nang-atake ng curses gamit yung isip nila. Pwede din pa-ritual ng pa-witchcraft. Pero dito sa person mo na to, ayan na yung mga yung natanggal sa'yo, yung mga curses ng mga tao yan. Saan napunta yung mga curses na yan? Yung mga arrows na yan. Doon, nagsibalikan doon sa mga curse. O, nagsibalikan doon sa kanila. Nandun na sa kanila. Doon na yan manatili sa kanila. So, kung ano yung kinurse nila sa'yo, silang mag-suffer noon. So, ano pa? Pa-ritual ma o pa-witchcraft man or gamit ng isip nila. Di ba may ganyan na pa-curse? Sana ganito ganyan. Sinsumpa ko siya mga ganun. Di ba pag magalit ng tao or else pag may tao na pag nainggit lang mag-curse na o basta gusto, kung gusto nila na kontrolin yung buhay ng isa, may mga ganyan na, no? Yun ang mga tao evil na yung mga gustong kontrolin yung buhay ng iba dahil nainggit, dahil gusto nilang control yung mga evil, yun ang sample ng mga evil din. And hindi makatwiran kasi yung rason niya. Diba? So, itong person mo na to, apektuhan niya ng mga curses ng mga tao sa'yo? Hindi. Mukhang hindi. Talang yan, pero mukhang hindi. Curses sa connection niyo? Hindi. Curse sa kanya. Yung curse sa kanya mismo. Sa kanya yan mismo na curse na parang binuusan siya ng baggage. Napuno siya ng baggage, mga negativity, galing sa mga curses sa galing sa isip ng mga tao. Yung ganun. Kilala ba naman ang curse dyan? Kung kaya ba kinakurse nila yung person mo na mapuno ng baggage, mag-overthink, na maguluhan yung isip niya, na sa ganun, na hindi mag-message sa'yo kasi gusto nilang kontrolin. Dahil ba sa connection nyo? Dahil ba sa person mo kung kaya kinakurse nila? Kasi sa... Hindi. Hindi. Dahil ba alam nila na person mo yan, ayaw nilang magkatuluyan kayo kung kaya kinocurse nila na ganyan, kung kaya napiktuhan niya. So, see, yes, dahil dun. Tama. Dahil dun. Bakit madami nagagalit sa'yo? O madami nagkakurse sa'yo? Naingit sila sa'yo? Hindi. Naiinis sila sa'yo? Naiinis sila sa'yo dahil impress ka. Dahil parang nasa'yo ng lahat. Dahil
powerful yung personality mo na hindi naman nakaka-intimidate yung energy mo. Dahil good-looking ka, attractive ka, intuitive ka. Dahil nasa yung lahat, dahil impress ka. Dahil impress ka, kaya naiinis sila sa'yo. Dahil ba, ano ibig sabihin, na-intimidate sila sa'yo? O na-intimidate din pala sila sa'yo eh. Dahil, actually hindi nakaka-intimidate yung energy ng empress, pero na-intimidate sila kasi powerful to. Pero hindi nakaka-intimidate. Na-intimidate lang talaga sila kasi may mga inner demons sila. Hindi. Dahil, ano sila, mga na-insecure sa'yo. Ayun, yun lang. Na-insecure sa'yo. Yun lang. Dahil maring na-insecure. Dahil baka mapera ka. O marunong ka maghanap buhay o masipag ka. O kaya sigana yung buhay mo. Na-insecure sa'yo dahil sa impress ka. Dahil impress yung in-embody mo energy. O, ganon. Insecure kaya naiinis sa'yo. Na-intimidate din pala. No? Kahit hindi, wala namang dapat na ikaka-intimidate sa'yo, na-intimidate sila. At na-insecure. Insecurity. Ay, kawawa itong person mo, nadamay sa mga taong na-insecure sa'yo, no? Nadamay sa... Actually, wala kang kasalanan dyan. Yung insecurities nila sa kanila, problema yan. Nararamdaman nila yan eh. Oh. Hindi mo kasalanan kung na-insecure sila sa'yo dahil impress yun yung body mo energy. Hindi mo kasalanan kung na-intimidate sila sa'yo lalo na't hindi naman nakaka-intimidate talaga ang energy ng impress. Talaga natural lang talaga na powerful yung personality mo na pero hindi siya vain. Hindi ka vain na yung dominante. Hindi. Kasi impress yun eh. Soft pa ngayon, loving, feminine, ganun. And may insecurities kasi sila yun. May insecure sila. Ganyan kasi ang tao, guys. Daming ganyan. Mira yung insecurities. Iba nga, inggit pa nga eh, no? Kaya naiingi sila sa'yo. Well, pero empathetic ka. Tataka ka siguro, parang naiisip itong mga taong to sa akin. Yun pala kay na-insecure. Yun ang sagot dyan. Yung parang pinag-initan ka. Pinag-initan ka nila. Kahit mabait ka pa sa kanila. Kahit maayos naman yung kahit doon mo sa kanila. Hanggang sa mainis ka na lang din sa kanila. Kasi pinag-initan ka. Ginagawa sa kanila. Diba? Mga ganun yan. Ganun yung mga tao na yan. O baka maring chosen one ka. No? O baka hindi tao ang origin mo. O kaya na-insecure sila sa'yo. O kaya naiinis sila sa'yo. Ganun yung kadalasan yung pag kinainisan ka ng mga tao, maraming tao. Pag naiinis sila sa vibe mo, sa energy mo, sa'yo. No? Pag na-insecure sila sa'yo, may possibility na. Ano ka nga? Chosen one or hindi tao ang origin mo kasi ganoon talaga pag iba ay parang katulad sa hayop pag iba yung isang iba pag isang pag yung isang hayop ay na nasama dun sa pack na isang hayop ay paginita ng mga pack ng hayop na yun kasi iba siya ganoon yan. Well, kilala ba nitong mga ano, mga nag-curse sa person mo na maguluhan yung isip ng person mo na gusto na kontrolin tong person mo, huwag mag-message sa iyo, huwag kang kontakin. And gamit yung isip nila, kinu-curse nila yung person mo. Kilala ba nila yung person mo? Naman ang question sa person mo na yan. Kilala ba nila? Yung pangalan ng person mo, kung sino yung person mo, kilala ba nila?
kilala nila. Yes, kilala nila yung person mo na yan. Kung sino. Pero alam ba nila na yan ang person mo? Kilala ba nila na yan ang person mo? Hindi. Hindi nila alam kung sino ang person mo. Hindi nila alam na yan ang person mo. Kilala nila kung sino yung person mo, pero hindi nila alam na yan ang person mo. So parang yung relationship ninyo ng person mo na yan, tago. At yung mga nagka-curse sa person mo, ikaw ang kilala. Yung, kumbaga, yung love life mo, kinikurse nila. So, napiktuhan yung person mo. Ganun. Ganun ang nangyari. Na kung sino man ang parelasyon mo, ay mapiktuhan. Kung sino ang the one for you, or kung sino yung nagmamahal sa'yo, kung sino yung makarelasyon mo, ay hindi ka kukontakin. Ganun. Ganun ang ginagawa nila. Kaya napiktuhan yung person mo na to. That's why. Parang nasama siya sa mga curse ng mga na-insecure sa'yo. See how evil they are? Dahil lang sa na-insecure sila. But you cannot change them. Ganon sila eh. Yun nga lang. Yung mga ginawa nila sa'yo, ay bumalik na sa kanila. Sila na mag-suffer na yan. Doon na yun. Stable na sa kanila. And yung ginawa nila sa person mo, ano yan? Matatanggal yun sa person mo, yung curse nila na yan. Matatanggal na yan. Yes, matatanggal na yan. Pati yung sa family mo na ginawa nila, matatanggal na din yan. Madami yan ha. Hindi lang isa yan, yun ang curse. Ang daming ang swords, ang daming arrows, kumbaga, no? Ganon, arrows or swords na tumusok sa'yo eh. Ang dami sirong tao. May daan-daan bang tao na nag-curse sa'yo? Wala. May daan ba na tao na nag-curse sa'yo? Ayun, may daan talaga oh. Kasi nga, maring maring ano kay iba yung origin mo. Hindi ba tao ang origin mo? Pwedeng tao, pwedeng hindi. I mean, yung origin, yung pinanggalingan, yung ganun. Meron kasi na taong origin. Yun na yung mga tunay na tao talaga. Meron naman yung mga chosen one at sugo. Galing sa langit yung origin mo yan. Pwede. Pwedeng tao, pwedeng ano kasi palang naman siya eh. So, ayan. Nadamay itong person mo na to. Sa mga curses ng mga tao na yan sa'yo. Kahit na maayos pa yung pag-isama mo sa nalang, samantalahin lang nila yan. Tatraidurin ka lang nila kasi na-insecure nga sila. Ganun yung mga tao na insecure. Ganun yung mga tao puno ng jealousy, envy, insecurities, mga ganun. Tingin ko kahit konti may ano yun eh, inggit sa'yo. Kasi impress nga yung energy mo. No? Pero ang main reason dyan is insecurities nila. And na-intimidate sila sa vibe mo, sa energy mo. Kasi nag-embody ka ng Empress energy. Pero actually, hindi talaga nakaka-intimidate yung Empress. Ano, umiira lang talaga yung insecurities nila. Yung Empress na card, hindi yan nakaka-intimidate. Kind-hearted pa ngayon. Parang soft and loving and affectionate. And balance. Creative. Kaya, insecure sila sa'yo. Maring strong yung Venus sa'yo. Kasi Empress eh. Yeah. Very attractive. That's why na-insecure sila. So, vibe yun ha. Nakaka-attract. Para bang in a crowd, ikaw yung makikita. Ikaw yung nasa center of attention. Kaya yung mga ibang tao na insecure sa'yo, o marami na insecure sa'yo. Ganun yun. Hindi ba in-expect naman ang curse yun, ang babalik sa kanilang curse nila?
50-50 pa lang. 50-50, in-expect na lang pwedeng bumalik sa kanila. Pwedeng hindi. Pero yun, bumalik na sa kanila. Sa kanila tumusok and stable na yun sa kanila. Sa kanila na yun. Kasalanan talaga nila, guys. Kahit saan ang gulo tingnan. Kasi ang main reason nila, insecurities. Yun ang dahilan nila. Kung bakit sila nagka-curse. Pati yung love life. Ay, nako. Kung ako lang, ano pa kailangan ko sa love life ng iba? Ano pa kailangan ko sa buhay ng iba? Ano pa kailangan ko sa yaman ng iba? Mayaman sila, at happy sila sa love life nila, then good. Diba? Bakit? Tao kasi, oh. Baka ma-immature pa. Pero kahit minsan, kahit may matatanda na, umiiral talaga yung inggit, insecurities, yan. Let's see. Ano ang main energy ng person na yan na nakatadhana sa'yo? The world. May na-complete na cycle na to. Achiever. Or mahilig mag-travel. O panay-travel siya around the world. Pwede din. Oh, na-kompleto na to eh. Parang may na-kompleto na siyang cycle na buo na siya. Oh, parang kompleto na siya. Buo na siya. Dumaan siya sa transformation and nabuo na siya. Kumbaga sa itlog, naging sisaw na siya, namabas na siya sa itlog na yan. Parang ganon. Courageous, matapang, brave, no? Fearless. And parang may pakpak na nakakalipad para din siyang agila, no? Nakakalipad na matalino at mabilis. Siguro mabilis mag-achieve ng mga pangarap niya sa buhay. Mabilis kumilos, mga gano'n, no? Kasi ano tayo, parang impala ba? Diba mabilis tumukbo yung impala? So, and kaya nilipa pa rin yung pangarap niya kahit anong paktaas yan. And maring handsome, good looking, maganda o guwapo, gano'n. And majestic yung personality. Ano yung feelings nitong person na nakatadhana sa'yo? Anong feelings niya sa'yo ngayon? Ng person na yan na nakatadhana sa'yo? Oh my gosh. Ten of Pentacles. Na dinidesire nito na bumuo ng family with you. Para ba ikaw yung kukumpleto sa buhay niya? Ikaw yung kukumpleto sa kanya? Ikaw yung hinahangad niya? Ikaw yung pinapangarap niya? Ikaw yung dinidesire niya na makapiling? Na maging partner? At ang magkaanak kayo, ang magkababy kayo, na you will live together, na masagana, abundant yung buhay ninyo. Ano pa ang iniisip ng person na yan na nakatadhana sa'yo? Anong iniisip niya sa'yo ngayon? Queen of Wands in Reverse. Iniisip niya na wag mo nang mag-take ng action. More clarification with the Queen of Wands in Reverse. Iniisip ng person na nakatadhana sa'yo. Iniisip niya. At in reverse to? In reverse dito kasi tumama eh. Baka upright to. Pero in reverse eh. Hindi na pwedeng dayain. Charo.
na kahit na hindi siya ganun ka goal driven, kahit hindi siya ganun ka passionate, na kahit hindi siya ganun ka positive, see, kahit hindi siya ganun ka fiery and driven na mag-take ng action sa'yo, niisip niya na ituloy-tuloy niya, talagang go, 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 no? Kasi nga nakatadhana kayo eh. Na talagang kung ano yung plano niya, kung ano yung balak niya na puntahan ka, he or she will make sure na magtatagumpay siya. Na walang pwedeng magpatigil sa kanya, na magpa na walang na yung ano niya, yung pinagdadaanan niya na to, kasi di ba apektan siya ng mga curses ng mga tao. Daan ng mga tao, di ba? Daan yan sila. Madami. Dahil insecure lang sa'yo. Ay, nako, mga tao na yan. Dahil lang sa na-insecure sa'yo. Kahit na parang naging undriven siya, yung wala siya ng drive, no? Ay talagang matapang tong person mo eh. Bravo, oh, color red, oh. And porsigido din talaga, no? Na matapang. Yun ang nag-ano sa kanya, yung tapang niya. Yung courage niya. And yung determination niya, yung pagpuporsige. Or may pagka-persevering tong person mo na to kahit na there is challenges or there are challenges. And maybe blockage. Yes, there are blockage here. And maybe hurdles or delays. Ay hindi siya mag-give up na hindi siya titigil. No? Hindi siya titigil. Hindi siya hihinto. Hindi niya hindi niya hayaan na mag-fail tong plano niya. Hindi niya hayaan na mag-give up siya. Dahil lang dyan. Sa pinagdadaanan niya. Na parang napikto niya siya ng mga curses ng mga tao. Actually, hindi nila kilala yan. Na iyan ang person mo, yung tao na yan. Ano iniisip nila na person mo? Ibang person. So, see... Ang iniisip nila na person mo ay ibang person, na ibang person na nakatadhana sa'yo. So, yung person na iniisip nila na nakatadhana sa'yo, yun ang kinakurse din nila. Hindi nila kinakurse. Ginagawa nila ng witchcraft yon. O, ginagawa nila ng witchcraft, pupuno din ang bahay niya. Buti na lang kamo itong nakatadhana sa'yo, hindi nila kilala kung sino yan. Kung alam nila na yan ang nakatadhana sa'yo, yan ang gagawin nila ng witchcraft. E di mas lalong nahirapan yan. Ay, nako. O di ba mga witches pati yan? Talagang evil talaga. May bata ba dyan? Bata pa yung edad na gumagawa ng witchcraft sa tingin niya na person mo? Wala. Mga may edad na siguro yan. O baka may pinapagawa nila. O baka meron mong bata na nagkakurse sa person mo o sa tingin niya na sa'yo, kahit sa'yo na lang, kahit sa'yo. O merong bata kasi ano yun, may gusto siya sa person mo, sa tingin niya na person mo. O sige, may gusto siya sa tingin niya. Sa tingin niya na yun ang nakatadhana sa'yo. Ayun, yung iba kinukulam nila o ginagawa nila ng witchcraft para bumagal yung kilos niya, para matagal makarating sa'yo, para mapuno ng baggage, negativity, para hindi na makapag-take ng action sa'yo o matagalan o gusto nilang pigilan. Pero buti na lang kamo at kaso nadamay siya, kawawa siya. Tingnan nyo kung ano ka-selfish yung mga tao.
Baka sabihin pa nila, chosen one sila. O sugo sila. Na ganyan pinagagawa nila dahil lang sila insecure sa'yo. Ako. Hindi ganyan ang mga chosen one at sugo na mangharm ng iba dahil lang sa nagustuhan nila ang person ng iba. Dahil lang sa gusto nila, dahil lang sa na-insecure sila o sa nainggit. Hindi. Pwede siguro mapakurse gamit yung isip o bunganga dahil sa galit kung gawa ng injustice or hindi tama ng di makatwiran. Yes. Dahil tao lang din, no, na makakaramdam ng galit din. Diba? Kahit sa Jesus Christ na, no, nabubuhay, nagagalit. Diba? Na minamak siya pag inano siya, ay talagang pinaglalaban niya din kung ano yung tama. So, ganun talaga. Meron kasi mga balasubas na rin na tao katulad niyan. Magtaka ka niyan kung bakit naiinis sa'yo yung mga nagpa-person niya sa'yo. Yung pala, gusto nila, type nila yung person na tingin nilang nakatadhana sa'yo. Gusto nila. Bakit, anong tingin nila? Mapapangasawa nila yung person mo? Magugustuhan sila ng person na yun na tingin nilang na nakatadhana sa'yo? Baka yun ang tingin nila. Yun ang tingin nila? Oo, yun ang tingin nila na magustuhan daw sila. Magustuhan mo sila ng person na tingin nilang nakatadhana sa'yo? Magustuhan naman daw sila, pero maging defensive. Maglalagay ng guard. Magustuhan naman daw sila. Magustuhan ba sila na maging makarelasyon ng person na yun na ang tingin nila ay nakatadhana sa'yo? Mukhang hindi. Pwede. Pwede. Pahalang pa naman eh. Minalit, no? Kasi pa kontrabida kasi, guys. Ay, nako. Pag i-curse ka parang mayan, anong mangyayari? Sa kanila lang din ang tama niyan. Oh, sila lang din ang matamaan. Ganun. Sa kanila lang din papasok yung mga curses nila. Instead na sa'yo papasok ang curses nila, sa kanila papasok yung sarili ng curses. Ganun ba yun? Ah! Oh my gosh! It's so dangerous. 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 Ay, nako. Buhay. Kawawa yung tingin nila. Yan ang nakatadana sa'yo at ginagawa ng witchcraft. Mga witches. Dahil ayaw nilang magkatuluyan kayong dalawa. Kasi nga na-insecure sila sa'yo. Oh. So, ikaw pa nga lang na insecure na eh. Paano pa pag nagsama na kayo ng person yan? Baka good looking yan. Good looking ba yan? Yung tingin nila nakatadhana sa'yo? Hindi naman good looking daw. Mapera lang. Attractive ba yung person na tingin nila nakatadhana sa'yo? Attractive? Hindi daw attractive. Talented lang? Talented? O, talented lang talaga, guys. Talented. Na-attract ka ba dyan sa tingin nilang nakatadana sa'yo? Yes, na-attract ka naman dyan. Parang 50-50 lang. Pero ito to, nakatadana sa'yo, very attractive. Ayun, very attractive yan, oh. Mukha nga, parang nakakamatay sa... Parang or attractive. Pahalang pa yan eh. Hindi. Very attractive talaga daw. Very attractive. So see, very attractive daw talaga. Oh, very attractive. Palaban pa, competitive pa. Ay, nako. Mapapaisip yan sila kung manood sila dito. Sino kaya yung person niya? Kay Kulamina. Sino kaya yung totoong nakatadaanan sa kanya? Ganun. Sino kaya nakatadaanan dun sa tao yun? Parang mga baliw. Yung mga kukulam na yan. Yung mga witches na yan.
Ay, nabaliw na nga daw yung mga yan sa kapangulang sa gawa ng witchcraft. Ay, nako. Alam ko madaming gumagawa niyan. Ginagamit nila for their selfish motives, because of their selfish intentions and selfish motives. Because they want to control the lives of others, to control your life, your love life, your money, your fortune. So see, merita yan sa reading na to pag manood yan sila. Pag kung nanonood sila ha, yung mga nagka-curse sa'yo ha, merita yan kasi makarelate yan sila eh. Ay, makaano yan sila, tatamaan kasi yan sila eh. Makaano yan sila eh, na ganun kasi sila. Yung mga ganun, tao yan. Yan. Tao na evil. Masama. Hindi lang masama, evil yan. Tingnan nyo naman yung reason nila. Walang katuturan. Hindi makatwiran talaga. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person na nakatadhana sa'yo? Kawawa to, isa na damay. Natingin niya, ay, natingin nila yan ang nakatadhana sa'yo. At nadamay, ginagawa nila ng witchcraft. Kawawa din. Ano mangyayari sa curse na to na ginagawa nila sa person mo na yan? Na nakatadhana talaga sa'yo. Lilipat sa person nila? Kung meron silang karelasyon o mga karelasyon, lilipat to, doon natatama. So, yes. Yes. Hmm? Kung meron silang mga person, madaming lilipatan. Kung madami silang person, ex, new person, doon lilipat. Para mamalasan din sila sa love life nila, doon na yun, papasok. Lagot! Totoo yan. I hid who I really am from you. So, pati yung person mo na yan, tinago niya kung sino talaga siya sa'yo. Kung ano talaga yung totoo niyang pagkatao, meron siyang tinago sa'yo. Pero kilala mo na siya, kung sino siya, kung ano yung totoo niyang pagkatao, yes, kilala mo na siya eh. Kung sino siya eh, kung ano talaga yung mga tinago niya sa'yo, oo, ayan. Natataw. Tinira na lang, tinira yung akala nila, yun ang nakatadhana sa'yo, kawawa yun. Oh my goodness! Sino na sagot ng katanungan mo kung sino yung nakatadana sa iyong God? Hindi. Yung angel? Yung angel. Depende kasi yan, kahit mga tarot reader guys, depende sa guide. Merong iba-iba kasi yung guide ng ano yun. Ng hula or nagtataro reading. May guide yan. Kung sino ang guide, pwede nga fairies yung guide yan eh. Pwede nga elemento, spirito, no? Madalasan mga medium yung nagtataro reading kasi mas ano kasi pagka may guide talaga, no? May nag-guide. Pag mayroong nag-guide, so, ano ang nais iparating sa'yo ng person na totoong nakatadhana sa'yo? Bahalang to ah. Upright ba yan? In reverse? In reverse. What's with the sun in reverse here? Sana isa parating sa'yo na totoong nakatadhana sa'yo. Hindi daw siya ganun ka-positive na makarecover siya sa pinagdadaanan niya ngayon, yung epekto ng curse. Pero mawawala yan sa kanya.
Wala yan sa kanya, guys. Lilipat na dun sa person na manang curse na yan. Doon na yan lilipat. Kasi yung person na nagtadala sa yun, ang kinikurse nila eh. Nangyari ay sana hindi magpag... hindi sana magpag-take ng action yung person yung sa kanya. Mag-overthink. Maano, kung ano pa yung sinasabi nila. Instead na, oo, dinanas na ng person may mga curses nila na yan. Pero, lilipat yan doon sa magiging person nila. So, ngayon yung person nila mag-suffer niyan. Sila din ang masasuffer niyan. Kung sino makarelasyon nila, yun ang mangyayari. So, ayan. Parang, na boomerang, karma, gano'n, no? Gano'n ang nangyayari. So, mga na-i-block ko dyan, guys, pasensya na. At ako ay sensitive. Ayoko kasi nang na-hurt ang aking feelings. Ganun ako eh. Para bang pagka, lalo yung pabastos, ayaw ko kasi na, kasi meron akong ano, self-respect. Ayaw kasi nung parang bastos na walang respeto na basta ganun, ayaw ko na nung ganun. Ganun talaga ako eh. Sensitive kasi ako. Kaya ang ginagawa ko, binablock ko na lang pag hindi ko, pag masakit, pag bastos yung mag ano, pag yung pananadya na parang ano, pagtingin ko na parang inaatake ako, na tinitira ako, na parang gusto akong inisin o galitin, kaya yun na lang, no? Para hindi ako isip ng isip, ay kung stress. Tinan yung nangyari kay ano, Dr. Wong, yung Billy Ong, ay Ong pala. O diba? No? Kaya ako, ayoko ma-stress. Gusto kasi ng mga iba na yan, ay ma-stress kasi yung iba eh. Kaya, ganun na lang ginagawa ko. So, ayan. You can make another account. And kung mag-comment kayo, huwag naman yung pabastos. Yung maayos naman, no? May respeto naman. At ako naman, nagla-like pa ako dyan sa mga comments nyo. So, ayan. Kung may hindi kami magustuhan, then, huwag ka na lang mag-comment. Sensitive ko sa ako. So, ayan guys, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan dito sa akong channel, please subscribe at upunin niyo, kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun yung notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At pagka-like naman po, pagki-comment na rin sa ating comment section box, naroon na sa mga nakaresonate sa reading nito.